Hello mga ka-accountax! Welcome to my channel at ang pag-uusapan natin ngayon ay paano gumawa ng thumbnail gamit ang PicsArt. 1, 2, 3, come on! Pero bago yan, pag-uusapan muna natin gaano ba ka-importante ang thumbnail sa YouTube. Ang thumbnail ang magiging mukha ng video mo, kaya dapat ito ay kaaya-aya. Okay, let's start. So, gamit ang PicsArt, dapat may nakahanda na tayong background at ang picture na gagamitin sa thumbnail. So, puntahan natin kung nasan nakasave yung background. Click natin para pumunta sa KineMaster. Then, isunod na hanapin yung picture na gagamitin sa thumbnail. So, pwede mo siyang palakihin, tapos iayos kung saan mo gusto. Kung gusto mong lagyan ng mga effects, so meron tayong mga callouts, iba't ibang design. Pwede mong i-type yung mga gusto mong ilagay doon sa loob ng callouts. So pag nakapili ka na, pwede mo na siyang i-click para pupunta doon sa thumbnail na dinidesign mo. So pwede mo siyang iayos, palakihin, palitin. Next, pwede na tayong maglagay ng text. So, hanapin yung T icon. Tapos, i-encode mo na kung ano yung gusto mong ilagay na text doon sa thumbnail mo. So, kagaya ng mga nauna, pwede mong iayos kung saan ilalagay yung text doon sa thumbnail. Ang magandang posisyon ng text sa thumbnail, yung medyo kita kahit malayo. Pwede mo rin piliin kung ano ang font style na ilalagay mo na text doon sa thumbnail na ginagawa mo. Pero sa akin, ang ginagamit ko ay yung kita talaga. After ng font style, pwede rin i-design kung ano yung kulay na gusto mong ilagay doon sa text. So, ulitin mo lang yung proseso sa paglalagay ng text sa thumbnail na dinidesign mo. Sa videong ito, so ipakita ko lang kung paano ko nilagay yung kumpletong title ng aking video. Isang mahalagang tip mga ka-accountax, hindi kailangang ilagay lahat ng text sa iyong title ng video sa thumbnail na ginagawa mo. Sapat na ang mga keywords para maintindihan ng viewer mo kung ano ang nilalaman ng iyong video. Aside sa text at callouts, may available din na stickers si PicsArt. Depende sa design na gusto mo, pwede kang mamili kung anong sticker ang ilalagay mo sa thumbnail. Pwede mo ring lagyan ng border ang iyong thumbnail. And voila! Ready na ang thumbnail para sa iyong YouTube video na i-upload. With the final copy of the thumbnail, pwede na natin siyang isave sa ating gallery para pag-upload natin sa YouTube, i-search lang yung sinave natin na thumbnail sa gallery. Ayan mga ka-accountax, sana may natutunan kayo sa video nito. Huwag niyong kalimutang ipindot ang like, share, and subscribe button. Bye-bye!